Sa Makati, kapwa pa rin nagmamatigas ang magkabilang kampo ni na Mayor Junjun Binay at Acting Mayor Kid Peña sa pag-akto bilang pinuno ng lungsod. Pangamba naman ngayon ng mga empleyado ng City Hall, baka pati sweldo mabitin. Ibandila mo Dominic Almelor. Nagtipon-tipon sa quadrangle ang mga department head at empleyado ng City Hall para ipakita ang suporta sa kinikilala nilang mayor na si Junjun Binay. Ipinrotesta rin nila ang kautusan ng DILG sa Land Bank of the Philippines na kilalanin si Acting Mayor Romulo Kid Peña sa halip na si Binay. Kung kinakatakutan nyo? Ang hindi kami sumueldo, paano namin mga pamilya? I don't think the DILG has the authority to stop or not to recognize the signatories. Pero sa memorandum na pirmado ni Peña para sa miyembro ng City Council at lahat na department heads ng City Hall, iginiit niyang siya na ang tumatayong acting mayor ng Makati. Ibig sabihin, lahat ng ordinansa at mga opisyal na dokumento at transaksyon ay dapat munang maisumite sa kanya bago maaprubahan. Kalakip ng memo ang kautusan ng DILG sa Land Bank of the Philippines, Department of Finance, Commission on Audit at Civil Service Commission para kilalanin ang kanyang appointment. Lahat ng ginagawa ko, alam ko, nasa legal. Ang nakatalaga sa kanya, suspendido siya. They could be held, di ba, liable for insubordination. Dagdag pa ni Peña, gagawin naman daw niya ang lahat para hindi maantala ang sweldo ng mga empleyado. Pero dapat makipagtulungan na sa kanya ang mga department head. Handa na nila yon, yung mga vouchers. Pipirmahan po natin agad yun. Nang sa gayon, hindi na maantala yung mga pasahod namin. Ayon pa sa mga abogado ni Binay, iisa lang daw dapat ang maging interpretasyon sa inilabas na TRO ng Court of Appeals at ito ay para panatilihin ang status quo sa panahong naisampa ang petition for TRO at hindi kung kailan ito lumabas. Hindi mo dapat hayaan sa diwa ng tunay na demokrasya na papayagan po natin na babuin ng executive branch ang mga desisyon ng ating mga hukuman. Para naman sa kanyang ama at Vice President Jejomar Binay, hindi pwedeng i-overrule ng DILG at Ombudsman ang desisyon ng Court of Appeals. Dapat sumunod. Tapos magpahal ka ng motion. Wala bang sinasabi naman nila, napakabobo ng mga justices. Samantala, hiningi na ng Court of Appeals na magkomento sina DILG Secretary Mar Rojas at Ombudsman Conchita Carpio Morales kaugnay sa contempt charges na isinampa ng kampo ni Binay. Dominic Almelor, ABS-CBN News.